Nami mga pagsabatawin sa mga oras nito. Ay nanyahan po namin kayo na samahan kami sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay na si Yahweh Shaddai. Welcome po kayo lahat sa gawa ni Yahweh Shaddai sa lugar na ito. Praise God! Hallelujah! Sige po, tayo po'y magsitayo na. Dadako na po tayo sa ating pagsamba sa mga oras na ito. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Welcome po natin ang Madaling Espiritu sa mga oras na ito pang tayo samahan sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po. Taas po natin ang ating mga kamay. Gamitin natin ang presensya ng ating Diyos na buhay sa mga oras na ito. Espiritong banal, manahan ka sa aking puso. Tumig na o Diyos, tinatawagan ka na. Pakinggan mo ang aming mga panalangin sa mga oras na ito. Hallelujah. Espiritong banal, manahan ka. Jesus.
Glory to God. Hallelujah. Ipalakpak pa natin mga kamay. Woo! Ipadyakap pa ka. Woo! Glory to God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kung may kapangyoon ang ating boy, narito ngayon. Sa iyo ka pa ka ng kamay sa kami. Lord, ipadyakap pa ka. Oh,
Kami
supremong trono. Patuloy tayo magsumama sa pangalan ng Lord Jesus. Oh,
ikaw ang Diyos noon, ngayon, kapag ma. Hindi ka nagbabago sa ating mga buhay, Lord of Diyos, mga kabayan. Inas, nag-ingat, iligtas ang pangin sa lahat ng mga pangangin ng mga puso. Father God, sa oras dito, pag kami magpatuloy sa mga buhay ng pagbuo, sa hiling business, kailangan ko po na patawarin ng kami sa aming mga kasalanan. O kami malayos kami sa mga pato, karapat dapat kami na tumanggap sa mabuting panina at maging karapat dapat ng Panginoon. Nasa harapan ko, kami pangyayunit at tanggap ng kapilingan kung may ganang naman. Father God, we pray na patuloy mo i-bless ang lahat ng mga workers mula sa pamanong ng Lord, sa pamanong position, sa mga wives, sa interest, sa lahat ng mga gods yung kanawan. And Father God, we pray na 100% thankful right now, back in glory, honor, and in the Father, Son, and Holy Spirit. Palakpakan natin ang Diyos. Yung palakpak na mula sa puso. Pakalabate. Hallelujah. Kita po na ang mga buho, mga kapagi, na nagkakako po tayo sa mga buhagi, sa mga buhay na patuto. Tapos na kapal na mga pinagpala na itong buong lindo. Iniwala ko po sa buong lindo ito ngayon pinagpala niya. Ayan, mukhang malakas ang pagtas ng kapal, hindi sila ang mabili. Pag-ayon ng kasi niya. Pero sa
sa pangasa. Niyaya ang presyo ni Lord talagang napakabuti niya. Kaya sa kanya mo binabalik ang papuri at pagkisalaman. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil tunay talaga na ang pangako ng Diyos na kapag tayo patuloy naglilingkod sa kabila ng mga pagsubok natin na pinagdaanan sa ating mga buhay, patuloy lang tayo, huwag tayo maghinaya, huwag tayo mag huwag natin tingnan ang isang sitwasyon pagkos patuloy tayo maglilingkod sa kanya dahil ang lahat ng sakripisyo natin ginagawa ay nagigita lahat ng Diyos yun dahil pagdating ng tamang panahon, ibabalik at ibabalik na ang lahat na yun sa atin. At nagpapasalamat ako dahil tunay na talagana na tapat sa Diyos sa kanyang pangako dahil sa kabila ng ating sitwasyon na ating pinagdaanan. Nagpapasalamat ako sa mga anak at pinagkatiwala niya sa akin dahil kahit kailan, kailan man, kahit kung may mga pamilya na sila, hindi sila nagmumulang at hindi nila ako pinapabayaan sa Diyos na lang. Kaya, to God be the glory. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Lord. Kasi minan na pala ng nanay ko, kasi tatay ko, itinay. Nanay hindi niya sa aming isin ko. So, tas na gusto umabot ng 120 years old. Kinandang, eh. Takot sila magpaalaga. Wala naman tayong magagawa kung umabot tayo ng 130, 120, no? Kasi sunod ang nakakalag sa buhay natin. Kaya, ito po sa naman tayo kung pinigyan niya ng mahabang buhay. Hindi pa, hindi na umabot 60, no? So, kaya isip niya natin lang tayo sa ating sarili. Now, sino pa ang pinagpala ng Diyos? Ayan. Halika, sister. Magandang gabi po sa inyo mga brothers and sisters. Ang ipuntutulong ko lang tungkol din sa mga apo ko. Salamat sa Panginoon dahil yung apo ko sa panganay ng babae. Ngayon, nag-aaral siya ng college sa Bernardo. It's our praise God. Yung aking ano sa first sa next week na lang, ha? Nakasama siya sa patakuan. Ngayon, second sim, takuan pa rin siya. Kaya salamat sa Panginoon sa nakalimuhan, sa gaan, sa pag-aaral. At ganun din yung anak ko nung sa pag-aaral yung first year ng babae. Sumali ko sa computation yung foreign language na sa kanya naman Korean. Praise God, nakapagsasan ng second place. Ang first place, yung sa Katipana, second year. Yung ganyan characterized sa outside. Kaya kailangan ko kami yung dahil nung sa academic, nakakuha din siya with honor, yung mga certificate, ano, yung nakakuha siya, ganyan din yung pangalan ko. Hindi ko manalo siya ibang anak, pero nung nag-aral sila, yung mga nakasama lang sila sa mga kapta. Ano? At mahala lang sa akin, ako, alam ko ito nung ano, buhay, nag-aaral ako, nagutulang doon sa karapan. Kung nang pinatakan ko yung ako, kahit wala akong baon, nag-aaral ko ako. Kaya, ito lang din sa Panginoon dahil pinipigil ko ng pangakalan yung aking magutulang. So, nung grade 6 ako kasi nasa section 2 at madami ako nag-aaral. Kasi pag ako mag-aaral, ano lang, yung matawag ko yung memorization. Rumilay ako. Tapos yung second year,
ano na kasi yung alphabetical, tapos naka nasa ang section, hindi ko alam na may honor din ako kasama. Praise God, yun on. Tapos ng third year, section, ano na, one section, mali ako nalabas. Pero nung fourth year, wala na. Alam mo, kahit pinapatigil ang mga kapatid ko kasi yung tatay ko, hindi wala nang ano ba, na kasi nasa iba lugar ng tatay ko. Nung medyo maliit pa kami, nagana kami. Medyo nang hirap-hirap. Pero sa ato tulang lakas ng mga kapatid, tatlo kami, siyam na namatay kasi yung pinakabunso namin. Yan lang, ako lang nakagraduate talaga sa high school. Eh, salamat siya kami ng sabi ay pagpapala na ako'y pahala niya. Nakagraduate yung isa ko, nakagraduate din dahil yung pirang panugas sa akin ang school. Nakagraduate din sa high school, yung isa ko kapat. Pero alas na matay na sila. Pero apat na lang kami ng mga nagiramay. Ako lang kung pinakamahala niya sa biyaya ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. High school ako. Dito nung haba lang ng grade ko kasi may sa 18 na nga, nangano ko siya sa 18. Pero mataas ang grade ko noon, 95. Naka-second yung tinanan ko sa 18 namin. Kaya naranasan ko yung biyaya ng Panginoon na bilang nakaano ako sa pag-usirin ng torture ako. Kaya thank you Lord, hindi ang pakinapag-radit ako. Thank you Lord, thank you Jesus. Basta sa Diyos natin inasahan ang ating mga anak sa kapag kung walang Diyos sa gabay ng mga Espiritu, hindi po tayo karapos lang. At higit sa lahat, nakapagpataroon sa mga Diyos lang sa pasunod sa magulang. No? Sino pa ang mga pinagpala? Kung walas pa tayo, halikas. Praise the Lord, walang pangalan ng Diyos. Meron siyang anak, pero ang anak na tomboy, mas minahal pa niya yung kinasama niya.
pa kesa sa kanyang ina. Nakakalungkot, no? Kung tayong ina na walang-wala na, tayong iniiwanan na tayo ng ating anak. Mas mahal pa ang tinakasama kesa sa atin. Pinalaki natin, pero iba talaga nangyayari. Sa bagay sa pagpapalaki namin, pero pag may pinakita ka sa anak mo, hindi maganda, paglaki ng anak mo, gagantihan sa'yo. Kaya prayer lang, salamat sa biyaya at naishare ko. At meron din ako napanood sa TikTok, binuksinira niya yung kabao, binagay ng putas, sabi, ang yaman natin, hindi natin madadala sa lupa. Kaya si Mamay, may naiwan, pero kami ay nakakuha. Amen? Sa sobrang kulipot, kami ay nakakuha. To God be the glory. Huwag tayo magalang, mga kapatid, hirap man tayo sa mundo, eh, sabi naman yung payo na ipapalad yung mga hirap ng kumitin, sunod sa mga sa pagka makakasama tayo sa mga payo. So, sino pa ang pinagpahal ng Diyos? Kumakuha yan. Mas. Okay na? Sige, wala na. Tayo na tayo, ha? Mga kapatid, handa natin ang ating mga sarili. Buksan natin ang ating isip at puso, ating mga talinga na pakinggan natin ang salita ng Diyos. At ang gagawin ng Diyos ngayong gabi, dinagkaluyan ang pagpapala ng kanyang mga salita na nagpapagaling. Ibigay ng kapayapaan, solusyon sa ating problema, kagalingan, kumikalandahan. Let's welcome Brother Servius. Thank you. You are the Son of God to me.
salamat sa oras po ito na nagbubukos sa akin, sa isang maaliwala sa panahon, pag-iingat ko sa buong maghapon at sa lahat ng mga pagpapalang biyaya na patuloy pinubukos sa aking mga buhay. Salamat po din sa pagbiliyo ng aming pagtayo sa iyong banal na harapan na nawa, anuman ang aming pagkukulan, patuloy mo kaming pagdapatin, patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Kailangan nga po namin, O Diyos, kailangan nga po inyong paspasahan muli sa gabi at pagpalaan ang bawat isa. Muli mo buksan ang aming puso, pagunahan kami ng Panginoong Espiritu at pagpalaan mo, Lord, ang iyong mabuting balita na aming mong sasabuhin. Ayan ang mga kataw ang siyang mamusa, pagpalakas at magpatibay ang aming pagmamahal at pagtitipon sa inyo sa tapong lugar na ito. At inaapin po namin, Lord, Espiritu ang patuloy na magsama at magkaharap sa katapos ang iyong pagkagawain. Nabi po na pagkagumpay at ibinabalik ang datang parangal at pangpuri sa ano na naman ang anak at ang Espiritu Santo. Amen. Palapakan namin ang Panginoon. Ang pagpagpagpagin po sa ating lahat. Kung meron po kayong mga dalagitin sa panahon ninyo ko sa pagbasa sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo chapter 27 verse 11 hanggang sa sumusunod na talata. So mahaba po ang ating Ebanghelyo mga kapatid kasi hindi na po ang pangalan ng Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? So dito po sa ating binasa iniharap si Jesus sa gobernador, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanyang gobernador. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi siya sumagot. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba narinig ang mga ipinararatang nila sa inyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus, gabutot man. Kaya nagtaka ang gobernador. Pagpista ng Pasko ang inaugaliin na ng gobernador magpalaya ng isang bilanggot. Sino mang mahiling ng taong bayan noon ay may isang kilalang bilanggot na nangangalan ng Barabas. Kaya na magkatipo ng mga tao, tatlo sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayanin ko? Si Jesus Barabas o si Jesus na tinatawag ng Kristo? Alam ni Pilato na inigit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan sa mga parang siya nakaluklog sa upuan, nagpasabi sa kanyang asawa. Huwag kang makialam sa tawang iyan na walang kasalanan. Sapagkat kagabi, pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Okay ba yung sounds ng mga kapatid? Parang mahina yan. Ang mga tao na may sinusulan ng mga purong saserdote na matatanda ng bayan na hinihinig kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay papatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gawin ko kay Jesus na tinatawag ng Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit anong masama ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus. Na makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at nagbugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo sa tinig ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pananagutan namin at ang aming panganak ng pagkamatay niya. At pinalayat na si Barabas, ngunit ipinahumupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawan ng gobernador sa pretoryo at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubarani na siya at sinutan ng sanggalapan na pulang-pulan. Nagtikaw sila ng halamang matinig at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tangko sa kanyang nanang kamay at palibag siya ng lulubura at pinati pabuhay ng hari ng mga Hudyo.
siya ay pinagdudurhan, inuwan nila ang tampo at siya ay pinaghahampas sa ulo. At pagkatapos pagkain kanila, inalisan siya ng balaban, sinutan ang sarili ng damit at ilalabas upang ipahong sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang sanalangit ng nanalang Simon, isang taga sa hiling, pilit nila ang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, ng lugar buok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na himaluan ng abdo, ngunit na matikman niya ay hindi na ininom. Nang may ipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit, at tapos magsapagaran at naupo sila siya ay at naupo sila upang siya ay bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ng saktan laban sa kanya, ito'y si Jesus ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Dilibang siya ng mga nagdaraan at tatarong-tarong upang sinabi, di ba ikaw ang bibiwan ng templo at muli magtatay ito sa loob ng tatlong araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, buwaba ka sa krus. Pinagkikit siya ng mga puno sa sacerdote ng mga eskriba at na matatanda ng bayan. Sabi niya, iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumapag lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nanalig siya sa Diyos at sinabi niya siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos na talagang iniibig siya. At inilipusta rin siya ng mga tulisang ipinako kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlong hapon ay nagdilim sa pumulupain. Nang pagkatlong hapon sumawal si Jesus, Eli, lama sa baktani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit po ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayroon at sinabi nila ang tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila, kumuha ng espongha, tinigmak ng maasin na alat, inilagay sa dulo ng isang tanggo at ipinasipisip kay Jesus. Ngunit sinabi na ng iba, hintay muna tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sinugaw si Jesus at nalagutan ng hininan. Biglang napunit sa ginang tabi ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanin ang lupang nagtitak ang mga bato, nabuksan ang mga bibingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng bibingan at ang maling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lusot at nakita roon ang marami. Nasiglang kumakitan ang mga kawal na babalik kay Jesus na maramdaman nila ang lindol at nasaksihan ang lahat ng nangyayari. Tunay na ito'y anak ng Diyos sa kanila. Naroon din ang maraming babae na katanap wala sa malayo. Wala pa sa Galilea ay sumusunod na sila kay Jesus at nagbibigod sa kanila. May the brothers and sisters in Christ, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin ang ating kaligtasan. Ay, may malakas. Okay. E din na po tayo po sa presensya po ng ating Panginoon, mga kapatid. Alam po ninyo, meron po na palabas sa TV na pangalan ng actress ay 8-man. Tumunan ko yung first name. Ang pinaginagawa niya sa kanyang segment doon sa kanyang pong channel, mga kapatid, ay pumupunta siya sa mga lugar at ipinapakita niya yung mga tourist spot na pwedeng puntahan ng mga tao. Amen po. Kaya ang tawag niya lagi tuwing siya ipupunta sa lugar na yan, sabi niya, Aralex. Sabi niyo nga, Aralex. Ano yung Aralex? Binaligtan na lang yung let's go. At sa gabi ito, gusto ko rin kayong dalhin, mga kapatid ko kayong Kristo, sa krus na natin Panginoon. Sabi mo, mamasyal tayo ngayong gabi. Kasi yung mamasyal, Robert, nakaupo na naman tayo, di ba? Kwentuhan mo kayo para makita natin yung sitwasyon doon sa lugar kung saan ay pinako ang ating Panginoon. Amen po ba? Hello? Okay, una na ang itapog natin doon sa krus ng ating Panginoon ay yung paglilitis sa ating Panginoon sa krus. Ano ang makikita po natin dito? Una, mga kapatid ko, Kristo, the failure of duty. Sabihin niyo nga, the failure.
Ano yung sa Tagalog? Yung hindi mo nagampanan ang kukunin mo. Amen. Bilang isang tagapaman. Amin po ba? Si Pilato, mga kapatid ko kay Kristo, ay very weak ang kanyang leadership. Amen? Siya po ay coward, mga kapatid ko kay Kristo. Siya po ay duwag. Natatakot. Amin po ba? Very weak ang kanyang attempt para iligtas ng Panginoon. Hello? Kasi bakit? Alam naman niya na walang kasalanan ng Panginoon. Alam niya. Sabi nga niya, nililis niya ang Panginoon kasi pinapakatanan siya na kung saan na isa siya yung ganito. Ganyan. Pero inimiss na ganyan ang Panginoon. Sabi niya, bakit hindi ka naibig? Wala ka pang sasabihin sa mga parating sa iyo. Hindi na ganyan ang Panginoon. Isa ka ba mahal? Kasi sabi nila, sa mundong ito. Sabi ko, okay na naman man. Talabas siya doon sa kanyang pretorium, mga kapatid, sa kanyang pulpito, sa kanyang taong bahay. Anong kasalanan ng taong ito? Inulit na yung sinabi ni Judas na sabi niya, walang kasalanan ng taong ito. Na ibinente niya ang Panginoon ng 30 pieces of silver na kung saan yun uli ang mukhang bibigbing eh. Gobernador Pilato, amin po ba? Pero ang mga pagsiyo, taong ba yung sabi? Kung hindi mo ipatako yun sa Diyos, ibig sabihin hindi ka kaibigan na si Sala. Hello? Ibig sabihin kaawal ka na si Sala. Insecure, mga kapatid ko kay Kristo, ni Pilato ang kanyang posisyon. Ayaw niya, mga kapatid, na iligtas ang ating Panginoon. Dahil natatakot siya na mapakamawala siya sa kanyang kapangyarihan. Nandiyan pa ba kayo? Ang problema, mga kapatid ko kayo Kristo, natatakot ang panin, Pilato, mga kapatid ko kayo Kristo, kasi panahon ng Passover na yun, ang amin ng mga turista naglapag sa Jerusalem para i-celebrate ang Passover. E mag-uumaga na, mga kapatid ko kayo Kristo, pinamba na siya sa kanyang pagpunod, mga kapatid. At nililis nila ang Panginoon, mga kapatid ko, ngayon mismo at umaga na ina-avoid ng Pilato na magkaroon ng uproar o inaguluhan. Sinsisigaw yung mga taong bahay. Ang problema kay Pilato, mga kapatid ko, ngayon mismo, isang sakripisyo niya, isang hudyo, alanganin sa marami. Ang problema, mga kapatid ko, ngayon mismo, alam niya naman na walang kasalanan ang ating Panginoon. That Jesus is a remarkable person. Perfectly harmless ang ating Panginoon sa kanyang paningin. Alam niya na iniigit lang nag-uuntok sa mga hudyo para siya nitisig at mamatay sa krus. Ang problema, takot siya sa tao. Sabihin mo nga sa tatlo mo, huwag kang matalo. Amin po ba? Ang inangakter ni Pilato ay palakpak ng tao at hindi palakpak ng Diyos. Kaya kung minsan mga kapatid ko ay Kristo, napakadali pang gawin yung mali kesa sa tao. Kaya naman, huwag naman sa pangalan ng Diyos. Hello? Hindi mo sa tabi mo, gawin mo yung tao. Amen po ba? Mas magandang matanggal ka sa katungkulan mo, pero may honor, pero kang pride, mga kapatid, na ikaw ay matanggal sa position, pero ginawa mo ang tama. Isa sa kamalingan, nandun ka sa position ng power, mga kapatid, mga Kristo, pero ang tingin naman ng tao sa iyo, wala. Hello? Mas maganda mamatay ka na lang with honor than to live in shame. Alam po ninyo, si Pilato ayon po sa mga Bible scholar, ang perceived years,
tinanggal siya ni Mrs. Sara sa kanyang pagiging gobernador ng city. Alam niyo yung ginawa ni Milano? Pumunta siya sa city at binitinyan niya kanyang sarili at namatay. Ganyan ba ba kayo? Kaya tignan ninyo mo yung bunod ng kamalitan. May kapag eh. Nag-enjoy ka pagsamantala sa posisyon mo, sa totoo na kinanasa nyo. Pero huwag kang makadali, hindi mo ginagawa at tama. Bilimitahan din ang pagkakaroon. Bilimitahan din ang influence. Kaya sana mga kapatid ko kayo Kristo, kapag tayo, lalo na tayong mga Kristiyano, dapat tumayo po tayo sa katotohanan. Ganyan pa ba kayo? Nakita niya ang Panginoon, pero nag-prepisya na mahalin ng Panginoon, pinabayaan na lang. Kaya po, ang unang aral ko, mga kapatid ko, ngayon Kristo, Taralets, tignan natin si Pilato. Ngayon, magsalamin din tayo, tignan din natin ang ating sarili. Pinato ba kung kayong tama? Wala akong nakamalik. Kung pre-pressure ka ba ng tao, mga kaibigan mo, mag-iingin ka na ba? Dahil takot ka sa kanila, baka mawalan ka ng kaibigan. Takot ka sa asawa mo, baka mawalan ka ng asawa. Ito. Kapatid ko ngayon, isaw, ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, tumayo tayo sa katotohan. Huwag natin i-compromise ang katotohan sa ating mga buhay. May kausap ba ako dito? Yeah. Yeah, palagpakan nga natin ang ating Panginoon. Sabi mo sa ating decision ka? Hello? Wala akong naririnig dito sa bandarino dito. Ang naririnig ko. Sabi mo sa tabi mo, decisionan mo na yan. Huwag lang yung puro dyan. Huwag lang yung puro pressure. Huwag ka isarap ng buhay ng iniisip ko. Kung minsan naman, tumayo ka din kung ano ang tama. At huwag lahin mo rin gusto mo na ang gusto rin sana, dapat gustoin mo rin yung gusto rin ng ating Panginoon. Dahil kapag gusto mo yung tama, lalo kang mamamayag pang sa biyaya at pagpapalang niya. Amen. Amen po ba? Sige, silipin nga natin ulit si Pilato. Anong makikita natin kay Pilato? Yung haplos ng konsensya. Sabi mo sa tabi mo, may konsensya ka pa. Alam mo rin ang problema kay Pilato. Ang problema kay Pilato. Ano yung Tagalog sa C-H-E-A-T. Ano, sweetie? May kung ano ba dito? No. Ako lang nagbibig sa mga sweetie. O, ito ang sirate. Sweetie, manparaya. Amen po ba? May mga tao na ang kanilang konsensya mga kapatid kay Kristo ay half awakened. Sabihin nyo nga, half awakened. Ala, kaya may hirap yung isipin ko yung tatutulog na hindi. Eh, kaya rin yung pang-isip ka ng isang tao, isip. Hello? Katulog, pero isip. Ipapun ka rin yan. Kumunwari kasi alam niya, utuusan mo siyang bibili doon sa kanto, magugugas, malupaman, ay natutulog-tulogan. Top partner. At yan po, istilo ni Pilato, mga kapatid ko ngayon, Kristo. Yung kanyang konsensya, kaya rin niya ng patatitigin. Hello? Ang konsensya daw merong mata at merong integrity. Pero ang problema sa konsensya, wala siyang kamay. Kasi kung meron siyang kamay, pag hinawakan ko si sister, hindi na siya makakasayaw. Kahit at gusto niyang sumayaw. Ganyan po ang konsensya po ng tao, half-hearted. Kinokontrol niya. Alam niya, dinidiktahan siya ng kanyang konsensya na wala siyang kasalanan. Hindi yun ang sinasabi sa tao. Pero sabi,
Sabi niya, wala akong kasalanan. Ha? Naghugas ang kamay. Wala akong kasalanan sa tamba. Alam ka sa kanya. Kumuha ng tubig, hinugasan ang kamay. Kayo ang manalabo. Yan. At ang problema ay gobernador Pilato, mga kapatid. Naghuhugas siya ng kamay, tinatanggal yung putik sa kamay. Pero yung putik doon sa kanyang kaluluwa, hindi kinapot ng tubig. Yung kanyang skull may stain. Yung paglabas na hugas sa tingin ng skull, hindi kinapot, mga kapatid. Kaya sabi niya, kayo ang mananagot, nalagot kayo! Hindi mo sa kapatid mo, may pananagutan ka din. Sabi ng asawa ko, huwag kong gagawin niya. Pinahirapan niya ako sa palaginig. Sabi niya sa asawa, hindi naman na walang bumatay sila. Parang lagot niya eh. Sa lagot. Binarin niya ang isang nakipasaway. Binarin niya. Bye.
Lord, you're the man. Bigo sa tabi mo, ikaw ba yun? Ayaw mo kumamit? Ayaw mo kumamit dahil di akala? Ayaw mo ba kayo? At ayaw mo tayo sa utuman ng Diyos? Ayaw mo kumamit? Ikaw mo. Alam na ng Diyos ng ating mga pinagawa. Mayroon mo na yung inuman ang konsensya mo, mga kapatid ko kayo. So wala man siyang kapangyarihan kumalap sa iyo. Konsensya mo ay tinig ng Diyos. Amin po ba? Kaya kung wala kang alam sa salita ng Diyos, mayroong mabuti sa pagkakaon mo. Itakatrib ka niya sa kabutihan. Itakatrib ka niya sa karamat. Kaya rin ginagawa ng iba, minamanipula, pinapahaniwala ang mga kapatid ng Diyos. Sa kanya, ayaw ko matuloy. Hindi naman ang ilang ulos ng kanya, tagiliran. Hindi naman ang pagpapos ng kanyang kamay. Kaya nga nungas sa kamay. Nungas sa kamay. Pero yung kaniluwa matuloy pa rin sa harapan ng Yahweh ko. Palapakan natin ang palapakan. Sa Diyos, sabihin mo, huwag mong bayarin ang sarili mo. Amin po. Paalala mo sa atin sa atin. Siya kasi, babae, pinig sa akin, hindi na ba ako? Hindi. Responsible pa rin. Siyadan sa kanyang ginawa. Kahit na ang babae kung kumain, pero kumain din siya. Ano kaya ang mangyayari kung hindi kumain siya dan? Ano kaya katatayuan namin ganyan? Hello? Alam mo, kahit hindi kumain siya dan, nagkasala pa rin siya. Bakit? Ang problema siguro, hindi niya sinabi kay Eva. At hindi niya pinantayan si Eva. Nagpabayad siya sa kanyang pagkulo. Kumakit man siya o hindi, dahil wala siyang ginawa doon sa kanyang kapartner, panangagutan pa rin niya ang babae sa harapan ni Yahweh. Alapangan natin. At ang nangina, rin tinatawag na agony of conscience. Sabi niyo ang agony of conscience. Sabi niyo, tinahapon niyo yung Lord is still a person. Tinahapon niya sa upang ng habang sa iyo. Anong ginawa niya? Pinipiti niya ang kanyang sabi. At namatay. Alam po ninyo kung may mga nagawa tayo pagkakasada, sabi mo sa tabi mo, humili ka na ng tao. Habang buhay pa yung tao. Kasi pag namatay yan, dalag-dalag mo yan. Kaya ang alam niya, mamatay ang Panginoon, hindi siya mamatay. Naisip ko. Ano, gumawa ko na ako ng parang. Kasi ang takas mo ng tatay ko.
nag-iisip ko ngayon yung president ko, mga kapatid, lahat ko ng pinipigin sa president. Dinagay ko sa sultan, pakanggang ngayon, buhay ba yung tatay? Puro pagsisisi ba lang? Wala na. E, tinahal na kapag nagagawa ka ng mali. Amin po ba? Kaya pag pumanap sila ng nagampan, ano itong punin mo? Mas halaga, kahit umalis sila, ay di tayo ang mong chorus. Dahil nagampan, amin po. O pangatlo, ano na sisilap pa natin dito yung fraction ng Diyos. Sabi niya, grace of God. Ang Lord, gumagalak ang Lord. Hanggat may panahon pa, para hindi ka magkasama. Amin po ba? Alam din ng Lord na si Pilato, gusto niya iligtas ang anak ng Diyos. Kaya ano ginawa ng Diyos? Kinausap niya yung asawa ni Pilato sa pamamagitan ng panatiling. Para i-confirm na talagang walang kasalanan ng Panginoon. Para warningan siya. Alam po ninyo, kapag sinabihan ka na, may mananagutan ka. Amin po ba? E sinabihan si Pilato. Kaya lang ang problema kay Pilato ito. Hindi marunong makinig ng advice. Sabi mo sa tabi mo, dapat marunong ka rin makinig. Dapat marunong ka rin makinig. Amin po. Alam po ninyo ang babaeng may takot sa Diyos. Outside heaven, sila po yung mga hiyas ng langit. The cherub of heaven. Pero pag ang babae, mga kapatid pa rin, wala sa Diyos. Kahihiyan ang sakot. Pero meron ka sa akin na every man's success. Pwede nyo nga. There's no woman behind. Tama nyo. At kapag natagumpay daw ang kasama, behind that, merong babae. Kaya pag ang partner mo, palipak na. Palipak ka din. Pero kapag natagumpay ka, matagumpay din ang kasama. Ganun din yung kasama ni Pilato, mga kapatid ko, may Kristo. My sense of pride. Alam niya yung tama. Pagkaman alam niya na nasa authority ka niya, nasa ayaw niya na mapakapagkakalip. Huwag mong gagawin. Please! Kinahirapan ako niya. Hindi ako matulog. Nakatulog. Magkakalip. Eh, ang problema naman ni Pilato porque asawa lang. Inanin mo na. Hello? Ito problema kasi sa ating kumilan. Porque hindi mas mataas sa ating nagsasalita. Hindi na natin pinakitinggan. Amen po? Kasi yung mga panahon po nila ang babae, sunod-sunuran lang sa asawa. Kaya ang mga pag-isili, mag-isili, pinapaniwala na ang Panginoon. Bakit? Kasi isang karpintero lang. Kaya pag nagsalita, hindi sila nakikinig. Kaya walang mangyari talaga sa mga pag-isili at skriba. Amen po ba? May oras pa ba? 7:30. Tama na oras pa. 7:30. Amen po? Kaya dapat marunong tayo makinig sa advice, mga kapatid. Kaya mas tabis yung pinuntahan mo na sa dati lugar nito dahil ang Diyos ang nag-a-advice sa'yo, mas pinagpala ng buhay. Kaya yung pagsalita ng Diyos ang pinagtitigan natin tumpak at laging tagumpay ang ating mga buhay sa dati. Hindi tayo mapapahama. Kaya dito sa ating ibanghin na makikita mo ang grasya ng Diyos sa kauni-hunihan at ang hindi napapahama sa Pilato sa Pilato. Pero hindi siya nakinig sa warning ng kanyang asawa na galing sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid ko ay Kristo, sa pananginip mo, naguguluhan ka. Ano kung saan ng Diyos dyan? Ako kapag nakakapaniginip ako ng mga bangkay, ako mismo nakikita ko na yung bangkay na doon sa loob ng kataon. Hello? Anong nagloob pa ako sa aldahan ng mga kapatid ko? Nagdinilay talaga ako mga kapatid ko. Meron pa yung hinahakamot pa ako ng mga mundo. Hindi ako makakamot. Hindi ako makakamot. Hanggang sa naalala ko, Jesus!
yung nakikita. Para puso na nawala yung mga tumatawad. Alam po rito, ang pananginig ko pwedeng gamitin ang ating Panginoon para pausapin po tayo. Amen po, Ma. Kaya kahit sa pananginig, pwedeng mag-usap ang Diyos. Yung madya, yung tatlong madya, kinausap ka lang sa panagin, huwag na kayong babalik kay Herodes, papatayin lang ba? Nag-iba sila ng ganda. Amin po. Si Joseph, ang isang iiwanan niya, sana si Maria, sabi niya, bumalik ka kay Maria, sabagat ang magdadalang tao ni Maria ay isang banal. Kaya binalikan niya si Maria. Amin po. Kaya sa lumagtipan, mga kapatid ko, ayong Kristo, ang dreams, mga kapatid, pwede gamitin niya bilang tinig ng Diyos. Pwede gamitin ng Diyos ang ating konsensya. Amin po ba? Pero ang brad, hindi naman ako, hindi ko naman maramdaman yung konsensya ko. Hindi ko naman maramdaman yung, wala naman ako mga panaginig. Kapatid ko, ayong Kristo, hindi makita. Mayroong word of God. Na napapakinggan ko, mas matindi pa yan sa pananginig at sa konsensya mo. Ganun, gutom na yata siya. Pag pinilisan ko na, palapakan natin ng ating Panginoon. Masusunod, mga kapatid ko kayo, Kristo, ano makikita natin doon sa Diyos ng ating Panginoon? Makikita natin yung wisdom in silence. Sabihin niyo nga, karunungan sa pagwawalang ikong. Sabi ni Pilar ito, wala ka magsasabi, nagdating makakatang sila. Kaputok man, hindi nagsalita ang Panginoon. Bakit kaya? Para ipakita po sa atin, mga kapatid, na tayo mga paralel ng ating Panginoon, dapat tayo po'y maging umig. Mahinahon sa panahon ng mga persecution sa ating buhay. Alam po ninyo, kapag ikaw ay alam mo na ginaganyan ka nila, ginaganon ka nila, alam mo din naman sa sarili mo yun kung totoo o hindi. Kaya pag nagre-react ka, ibig sabihin, pansin ka ito. Ibig sabihin mo, may ginagawa kang mali. Pero kahit anong awad sa'yo, alam mo naman, pinaparatangan ka lang ng mga pag-isipo at sa kiba. Alam din ng ating Herodes yung nag-deserve na din yan. Kaya ni Pilato na ingit yung namamayan yung sarap. Kaya alam naman ina-atake kasi ayaw nila sa doktrina mo. Kaya alam naman ina-atake kasi nga ayaw nila, mga kapatid ko kay Kristo, na ikaw ay mabuting tao sa iba. Gumagawa ka ng mabuti, nagpapagaling, nananakuha ng maraming tao, nagpapatay sa mga demonyo. Kaya alam naman ina-awal din. Ayaw nila ng kabadalan. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang ngawa ng ngawa. Amen po ba? Kasi may wisdom dyan. Alam ko ninyo ang Panginoon, kaya ayaw niyang magsalita. Kasi lalo lang madadagdagan yung kasalanan nila kay Basta, kay Priest, si Pilato, at ang mga iskribat pa rin sila, lalo lang madadagdagan. Kaya rin sabi ni Pilato, pakuntin nyo yung kay Herodes kasi nasasakupa niya yan. Itagawad pala yan. Kaya nung hinarap ang Panginoon kay Herodes, para magsalita ako sa'yo. Matatagdagan ng lalo ang kasalanan mo. Kaya nga the word na release na marami pa, tapos panlalalutan mo sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, dala ko magsalita. Kasi magdadagdagan ang kasalanan mo sa akin ng pagbuhog mo. Dahil hindi naman mag-uwi ng inyong mga gawa. Hello? Yeah. Ay makikita po natin yung merciful na ating Panginoon sa inyong mga babag. Amen po? Yung habang lumisan ng Panginoon, makikita po natin yung kanyang full submission sa kanooban ng Ama at hindi siya sumasagot kasi itong kanooban ng ating Ama. Gaganap ako. Ako ay mamatay para kayo ay maligtas ang maglaroon ng buhay ng Panginoon.
sa ating mga kapatid ko, at isa pag may mga kaaway kaya kami tumahimik ng palagay. Amin po. Parang sa ginong sasabihin na i-respeto ka ng ibang tao, nakakakita at nakakarinig ng pag-uugali. Hindi ka pa nagsasalita at nandun na yung respeto sa iyo mga kapatid. Pero kung patak ka ng putak, hindi pa nagsisimula yung laban, talo ka na dahil nakita na yung araw. Nakita na yung pag-uugali. Amin po ba? Kaya ang hirap ng promotion kasi nga, kitang-kita natin. Kaya nga nung nagtok po namin si Sir Gerard sa discipleship, disciples talaga. Pinakita niya yung kalagayan ng mga disciples. Nahit talaga ako sa kapag ng Panginoon. Disciples ako sa pag-uugali. Amin po? Sa panahon nila, nandun yung pagdarnat sa Panginoon. Kahit pa, inubunyabunyawan na siya. Nandun pa yung pinagdano niya. Kaya nga sabi niya, konting sa kita agad na, alam pa ka natin natin. Masusunod, so alam na, ilang minuto na ako. Ano yung mga mga karadikal pa? Ilang minuto ba ako? 20. Okay. Ito, ano makikita namin sa krus ng ating Panginoon? Avoid self-imposed curses sa ating sarili. Na-avoid mo yun. Sabihin nyo, self-imposed curses. Binipilata, oh! Wala ko makita sa kapit. Wala ka sa lahat. Ano ang gagawin ko sa kanya? O, oh, bigyan ko pag sa inyo. O, oh, bibigyan ko kayo ng surprise na nalalayan. Gusto niyo bang malayain mo si Barabas? O si Kristo naman na? O si Jesus na tinatawag mo ng Kristo? Sabi ng mga tao, si Barabas ang malayain, ipako si Kristo sa cross! Nagwag ng mga tao, sabi mo nung pero at yung Pilato, kung wala na siyang magagawa, kayo nang may kasalanan niya, kayo ang mananagot. Ano sabi ng mga tao? O pananagutan namin at ang mga anak, ang kanyang namatay. Alam po ninyo, 40 years mula nung sinabi po nila anong nangyari, yung syudad at yung templo sa Jerusalem nawasak. Ang mga Hudyo nagkakalat-kalat. Nagkalat sila sa ibang bansa, lahat ng mga bansa. Bakit sinungod sila? Maraming indyon na namatay, mga kapatid ko ay isa. Tausan sa espada, tausan sa pangit, tausan mga kapatid ko ay isa. Sinusunog ng buhay. At po ba ninyo nga? Tanasi, sino na naman yun? Tanasi. Yung merong bigote dito sa gitna lang, anong tawag ko? Hitman! Napanood ko po yung sa Discovery Channel, mga pinakita ko nila yung bilang buwan ng isa. Ang daming mga hudyo na sinunog na nga ng buhay. Personal yun, ang daan. Nagkatag pinapasok. At sinunog ng buhay. Mga hudyo po yun. Kaya nga, pag hindi ka nagmamahal sa Diyos, huwag ka magsasalita ng pag-ibig sa Diyos. Sa gawain ng pagdol, hindi mo na ako tawarin ng gawain. Huwag mong magtatawarin ng gawain. Huwag mong imamak ng gawain. Babalik mo sa atin. Ngayon ba ba ngayon? Kaya nga dito, mga kapatid ko ay Kristo, dapat ang aming mga salita, simple speech na naman. Kung hindi ka niwala, kaya alam siya. Nataya niya, i-respect. Amin po ba, dapat sincerity ang ating mga puso. Huwag natin ishot na natin, huwag natin bigit na natin mga mata sa liwanag ng ating Panginoon. Do not despise the mercy of God na itaalok niya sa atin. Why? Mag-working ang ating protection at amor na gusto ibigay ng Diyos sa atin. Amin po ba? Eh dapat dito mga kapatid ko kay Kristo ay tanggalin po namin yung self-imposed curses dahil kagawin ng ating Panginoon. At talagang buhay ang Diyos. Kaya nga nandito yung prinsipyo ng ating Lord kung ano ang tanim, siya aanihin. Eh, ating sinasabi, yung bunga ng ating sinasabi, aanihin po namin lahat. Kaya maganda talaga lahat ng ating sasabihin, dapat may pananampalataya para magpalalim tayo ni Yahweh. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Gusto niyo ba? Amen. Pasyal po kayo doon sa cross ng ating Panginoon ito. Ang kailangan ko ngayon ay Christian obedience. Sabihin niya, Christian obedience. O, ibinigay na ang Lord sa taong bayan, sa madlang ipon. Pinagupit ko lang, pinagiraman ko ng mga kapatid. At then, pinapasan ng cross na pumutuon sa lugar na kung saan ay kumong. Ang pasan-pasan niya mga kapatid, hindi na niya kaya. Eh, meron isang tatakan ng pangalan ay Simon at Agasaydi. Nakita ng sundari na hindi talaga kayo, nakita niya ni Simon at pinersa niya na tulungan ng Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Ni Simon ay hindi naman tagaroon, nag-usisa, naging marites, mag-marites. Alam ko ninyo mga kapuyan, din ang inahalap ng Diyos sa atin na tayo po dapat makapatid ko kay Kristo, na tayo po pagdating po sa pagsalod sa kalooban ng Diyos, dapat pinapractice natin yung self-denial. Sabi niyo ang self-denial. Si Simon, mga kapatid ko kay Kristo, bakit tulungan yung kriminal? Bakit hindi mo nang sa kriminal niya? Bakit pwede? Hindi siya nagkakabili na tulungan ng ating Panginoon. Amin po ba? Kaya dapat sa ating mga kapatid ko ay Kristo, dapat meron tayong observe, nag-observe tayo ng public ordinance ng religion. Sabi nyo ang religion. Na para magwala tayong pakialam, hindi, pakialam ka. Amin po ba? Si Simon, hindi naman siya kagasunod, hindi naman siya kasali sa 12 disciples. Pero, nag-usyoso siya, inintan niya kung ano ang nangyayari at inimbol niya ang kanyang sarili. Sabi mo sa akin, ito ang kanyang sarili. Amen po, ha?
ang tanong, sinusunod ba natin? Minakap natin ang Diyos, mga kapatid, marami tayong result, pero walang di nakukulpin. Sabi niya nga, kulpin. Ang sabi ng Lord, tapos na, it is finished sa'yo. Inatapos mo ba yung takbuhin sa panawagan mo sa ating Panginoon? Ang sabi ko, Lord, mag-serve ako sa'yo. Yung iba naman, Lord, mag-focus. Ayaw na po, ayaw na po. Panagutan natin lahat sa Panginoon. Hello? May mga pinig tayo. Nagp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 
Sabi ng Biblia, huwag kayong mga tagapakinig, pero hindi naman kayong mga doer ng salita ng Diyos. But wala ako doon sa Diyos ng pag-ibig, wala ako man doon. Ginaganon ko, pinaglalaroan mo din ang Diyos. Paano paraan, binabaliwala mo ang salita ng Diyos, binabaliwala mo ang gawain, binabaliwala mo yung mga salita na pakinggan mo, at pinupulpit yung panawagan mo sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, i-repeat po siya, pagputihin na natin yun. Laruin mo, pag nilalo mo, pag nilalo mo, sabi ni Gerard sa amin, Padre, Brother Gerard doon sa amin, sa pagkakal ko na sa gawain, ang dami ko na nakita na wala sa gawain. Kasi bakit? Nilalo! Mister, paglalaro ako ba yung buhay? Panago siguro? Pag sabi siya, gagaling ka namin sa sundan para magbuhay, magbubayong ko lang. Ayun, gino? Ah, anong buhay? Pag-ayon mo, gagaling ka sa sundan para magbuhay, ibibigay mo sa hindi ko. Kaya marami sa gawain mo, magbibigay mo, nilalaro yung buhay na wala nang gan. Akala ko na, gagaling lang yung buhay na wala nang gan. Iyapan mo yung sarili mo ilang taon ka na. Ilang taon na lang yung hakbang mo sa mundo ito na alam mo nakatagal na. Hibigin ka na kapatid dahil ang buhay hindi mo hawak. Eh dapat pagbutihin ang paglilingkod o paano yung hirap na natin Panginoon sa Diyos ng pagpato. Yung grabe na kanyang ginawa para sa atin. Dapat ganun din yung laki ng pagpahangal na isok sabihin mo sa katalunan, sabihin natin. Hindi pili mo, hinawala mo na, ibibigisan ka na, namuhunan siya. Tapos tayo, gano'ng ng pagbibigot. Yung isang kasalanan na nalagay ko sa Diyos, makikita mo galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya na naman tayo ng kanyang anak, para tayo nang itawag ako ay hindi mamatay sa harapan ng ating Panginoon at makamitan natin ng kaligtasan. At buhay na wala ng hanggan. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi nga ako. O sige, last ko. O ito, ano pang araw na makikita natin? Ito, yung ubitin hanggang namatay. Sabihin niya, ubigit hanggang kamatayan. Dapat kaglayin natin ang kagaya ng Panginoon. Na habang tayo nabubuhay, Lord, kahit masakit, expert mo. Binumura ako, pinagsusuntok na ako, ako'y isang hari, ako'y makapangyarihan, marami akong mga ngayon. Lord, tatanggapin ko na ng Panginoon, kahit mamatay ako, Lord, gagawin ko ang gusto mo! Amin po ba? Dapat gusto. Gusto na yung Diyos maging obedience po tayo. And finally mga kapatid, na lang po tayo oras ko sa pagpapan na po ito. Dapat meron tayo pag-iwala sa kapila ng mga pag-iwala. Sabi niyo, pag-iwala sa Diyos. Sinaw sa Facebook ngayon, kapainom, para maayos sa nalain na yung karamdaman.
Pero hindi talaga, hindi sumusunod ang Panginoon. Kasi gabon ito eh. Kung baga sa nasa ito, pag gusto mo makipag-away, para lumakasakto, uminom. Tama po ba? Ganun din mo mamamatay. Para at least, hindi mo maramdaman ang sakit. Uminom ka lang, binibigong po nila. Pero hindi niya ininom. Sabi niya, Ama, Ama, bakit mo akong pinabayaan? Pero sabi niya, Magdalwalin, pinabayaan mo man ako. I command the Spirit, inibigin ko sa iyo ang aking Spirit. Pero, alam mo, hindi ko tayo. Kahit hirap-hirap tayo sa gawain ng Panginoon, kawawan niya mga puso natin, ganyan ba kami? Kahit hirap-hirap tayo sa bihan natin doon, hirap-hirap na ako, Panginoon. Ito na kaya. Pero magtitiwala pa rin ako sa iyo. Nabigo ba ang Panginoon? Nabigo. Namatay siya sa kanila. Ano sabi ko? Eli, Eli, lama sa bakaling Panginoon, bakit ko kong pinabayaan? Teka, teka, baka tinatawag na sa Iglesias, baka siya itulungan, hindi siya itulungan ng Diyos. Namatay ang Panginoon. Pero siya at pag-araw, huling nabuhay. Kapatid, hindi naman naman ng Lord ng ating pagmamahal sa kanya. Na kahit nagkakanta, hirap na tayo. Pero, sige lang doon. Sige lang doon. Hindi sira ako, sige lang. Pinagkakawalan ako, sige lang doon. Kumagawa na ako noon, pero masama pa rin ako, sige lang doon. Yun sa gusto ng ating Panginoon. Na ikaw ay nagtitiwala sa kabila ng mga circumstances na ito. Na alam mo, pinabayaan ka ng Diyos, pero hindi ka tumitigil sa pagtitiwala mo kay Yahweh ng Israel. At ginawa ka sa kanya, sa lahat ng pangalan, itinaasang pangalan ang anak ng Diyos. Na lahat ng dami, lahat ng tuwan ay lulubod sapagkat pinakita niya ang kanyang pagsunod hanggang kamatayan na kahit walang kapalit ay ibinigay niya para sa kapurihan ni Yahweh ng Israel. Sana ganun din po ang bawat isa sa ating mga kapatid. Magkandahirap na kayo dito, marami mo mga pagsuko. Sabi mo sa kanila, hindi ako bibitaw. Tayo po ngayon sa presensya ng ating Panginoon. Panginoon, ikaw ang kawalan.
Ikaw ang Diyos at ulit nagmamala sa amin. Ikaw ang Diyos ang nagmamahal. Ayaw mo na kami makahawak, Panginoon, ang pag-ibig mo, Lord, ay dinaging lahat sa buhay po ng pangbawasa. At sa gabi ng Lord, patuloy kami humingi ng tawad, ano man ang aming mga kasalanan, dinisin mo po kami. Ayaw mo, Lord, na antigin mo ang aming konsensya. Huwag po ito namin baliwalain. Ang iyong mga salita, Panginoon, ang mga paligilip po namin na kung isang ito ay lamunusan. Kaya, Lord, maging bukas ang aming puso at isipan sa inyo mga pananalita sa aming mga buhay, Lord. Sa tabingin ng Panginoon, sa tabingin ng Iglesia, mga buhay na ngayon mga anak, Panginoon. Kaya, ano nga po, paano nag-alay ka ng buhay, isinitur po ang aming kaligtasan at buhay na wala hanggan, inaakin ko rin, Panginoon, na meron ko rin pagpapala sa aming pisikal at pangangatawan sa dapat lugar na ito. Kaya panigal na naman ng Lord ang itinataas ng aming mga kapatidas na natin na isang sa Panginoon. Ang mga prayer requests, Panginoon, invest mo nga ng Lord sa gabi nito. Ayan po ang mga nabusin mo pagmamahal na sa inyong mga anak, Panginoon, na sila po ay nagbigay ng oras at katawang ng Panginoon kanilang natagpuin. Alam din po namin natagpuin mo rin ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya invest mo, Lord, ang mga bagwalit pangyong kami sa tubig, ano ang mga bagay na magkakayan, Panginoon gawin mo yung channel of blessing. At lahat ng mga prayer request mo, Lord, inaangin po namin, O Lord, na mayroon ng natugunan sa ngalan ng Jesus. Masabi mo sa salita, sa mga lalay kami, nagsigalo ng Panginoon. E inaangin po namin ang magkaramdaman sa tubig ito, wala ulo ng tatagpangan, we're receiving and blessing in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Pagpalaan ng Lord ang mga anong at kaloob. At ayan po ang may palimuro na ibig sa sapat sa ngalan ni Jesus. Pagpalaan ng Lord ang lahat ng mga magkagawa, mga choir, ang mga instrumentals po namin, kay Lord, ang mga kapatiran namin na mag-asama at tumadali sa dahil ng lugar ng ikanawa. Isang ngayunin kung paano pa rin namatay para maparagalan ng inyong Ama sa langit, Panginoon sa Kristo. Gagawin mo rin kami para maparagalan ng inyong dakilang pangalan. Inaangkin na po natin, Lord, ang kaligtasan ng buhay na wala hanggan na uuwi kami ng biyaya na handog po, po sa amin ang buhay na wala hanggan. Sa ngalan ni Jesus, inaangkin po namin ang lahat ng ito sa kanyang mga mananak at ang Espiritu Santo at dati ang sabi na ang inyong ngayon. Tayo po'y magpasalamat kayo ang sulat. Jesus.
po. Maraming salamat. Dali. Ano ba yan?
Ano ba yun? Nag-video ka pa dyan, Nay!